Good day mga tropa, at ang ating vlog for today is ang paglilinis ng ating IBR. Kailangan natin kasi linisin to tropa kasi para maging healthy sila, kasi pag marumi yan kaya hindi sila makakapag-breed, magkakasakit sila, di ba? O kaya tayo, no, makikita mo may tiger kami sa loob ng IBR. At eto na nga, napakabilis lang natin linisin yan mga tropa. Siyempre, pag naglinis tayo, kailangan tayong mag-spray ng mga gamot kamukha ng pangontra sa insekto at saka sa langgam. Langgam kasi is kalaban talaga yan ng mga ibon, lalong-lalong na sa mga inakay. Baka langgamin sila. At ito yung gamit ko, 7 nga pala yan. Ayan, dito sa 2 liters na pang-spray ko is lalagyan ko lang ng 1/4 teaspoon. Ganun lang kakonti. Halo mo lang dyan. 2 liters na yan. Pwede na yan. At dito, bibigyan natin siya ng wash out. Ayan, mga tropa, oh, wash out. Ayan, ganyan din. Lalagyan mo lang siya ng 1/4 nung sachet. Good for 2 liters na yun. Tapos, mix mo lang siya. Ayan, oh. Wash out. Baka naman. Ayan, oh. Makikita mo naman dyan, oh. Nahalo talaga yan dyan, tropa. Kailangan kasi yan. Naglinis ka na din. Sabihin mo na ng konting disinfect. Oh, ayan, oh. Pakita ko ulit. 7 at wash out. Sa mga poultry supply, may nagbebenta ng ganyan. Sure. Kung wala, Shopee at Lazada lang ang sagot dyan. So, eto na. Sprayan na natin ang ating IBR. At sa lahat pala ng gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo. At sa susunod nating video, ay wawashout natin kayo. Mga tropa, boss amo. Yan o. Sprayan nyo lang yung buong paligid, yung flooring, yung gilid-gilid, yung pwede rin ng kisame kung kaya, di ba? Ayan o. At dito, nandyan pa yung ano ko. Yung mga naka-reserve kong mga nest box. Kaya yun, ini-sprayan ko rin sila para at least kahit anong pag gagamitin ko na ay madali ko na lang silang bubunutin. Hindi na kailangan linisin kasi na-sprayan na. Nandyan lang sila o, sa baba ng flooring ko. Ayan o, sprayan. Spray ka lang ng spray. At huwag nyo palang kalimutan mag-like and subscribe, ha? Para naman dumami-dami tayo dito at ganaan pa tayong gumawa ng mga ganitong video. Ayan, oh. At sana mapulutan nyo ng mga aral to, tips. Di naman ako veterano sa pag-iibon, newbie lang din. Almost 1 year pa lang nag-iibon. Kaya itong mga nakikita kong to at ginagawa ko, ni-research ko lang din, tanong-tanong sa mga veteranong mag-iibon. So ayun, ginawa ko, in-apply ko. At kung saan naging maganda ang production ng breeding ko is doon ako nag-stay. Ayan, ha. At tapusin mo tong videong to tropa, kasi ang susunod kong papakita sa'yo is ang mga gamit kong vitamins, pagkain, pampapertil at iba pa. So abang-abang ka lang tropa, ha. Diyan ka lang, tapusin mo to at takumbala sa'yo. Basta, tuloy-tuloy mo lang sprayan hanggang may sprayan mo na lahat ng paligid ng IBR mo, tropa. Gilid, yung mga poste, yan, kasi dyan lagi nag-ano yan, nag-stay mga langgam. At saka huwag pala kayong matakot sa paggamit yan kasi di ba yung washout, pinampapaligo namin sa mga pinagpapares ko yan. So, kahit mainom nila, sure safe yan kasi pinampapaligo pa nga, diba? Para mag-pairing sila. Force pairing yung tawag doon pag pinapaliguan mo sila ng washout. Kaya kahit mapunta doon sa poop tray or sa cage nila is okay lang yan. Safe na safe tayo dyan, tropa. Ginawa, matagal ko na ginagawa yan. Ginagawa ko pala to every 3 times a month or twice a month pag medyo tinatamad tayo. So, ayan, spray lang, pati flooring, safe na safe. Relax ang mga ibon natin dyan, tropa.
sigurado, malinis at ganado silang mag-breed. Yan ang pinakahihintay natin, di ba? Yung makapag-breed sila ng madami. Yan o, kita mo dyan, gilid-gilid, poste. Ay, binabasa ako na pala yung poste ng aviary ko kasi medyo swerte tayo ng konti kasi bakal na yan. Kaya kahit hanggang kisame, binabasa ako nga eh. Kasi naka-heatproof yung plywood na ginamit ko. Plyboard ba yun? Hindi ko alam eh. Basta nakakisame. Kaya hanggang kisame, in-spray ko talaga. At dito na nga, oh, nasa labas na tayo. Yan, sprayan mo yung sliding door, mga singit-singit. Yan, wala nang dadaanan yung mga kalaban natin langgam, tropa. Yari na naman sila, gugutunin sila na ito. Hindi nila may istorbo yung mga alaga natin. Kaya sigurado marami na naman tayong pabrid na ito. December pa naman yan. Ako, ready nyo na sila. Kaya ang mga papakita kong vitamins at saka pampapertilis, kung gusto nyo, try nyo. Mura lang yun, tropa. Promise, effective. Napakalaki ng improvement sa production ko. Kaya kung kayo'y nahihirapan, sana makatulong yung mga bibigay kong tips. Ako kasi is based on my experience to eh, and maganda naman siya, hindi ganun kamahal, and abot kaya naman. And syempre kapag nakapag-breed ka kasi, sulit lahat yung pagod, puyat, pera, oras na binigay mo doon, tropa. Kaya sipag lang at saka tiyaga, 'di ba? Ikaw din ang mag-harvest niyan kapag tumating yung araw, tropa. All right, so abangan niyo lang. Eto na. Ang unang product natin ay ang probiotics, tropa. Kahit anong probiotics 'yan, okay 'yan. Bali, yung mga ibon ko is gumagamit ng 4 times a month yan. So, water soluble yan. Every 4 hours, tinatanggal na. Gagawin mo dyan is gabi pa lang, tanggal mo na inumin. Para kinabukasan, paglagay mo is, ayun na. Wow na wow sila at iinumin talaga nila yun. At ang pangalawang product natin ay ang essential. Ito din ay water soluble, tropa. Bali, 2 to 3 times a week ko rin itong ginagamit. Every 4 hours din kailangan palitan. At papakita ko rin sa inyo yung picture niya na maliwanag. Dilim kasi ng video ko eh. Newbie lang kasi sa vlogging, tropa. Pagpasensya nyo na. At ang pangatlong product natin ay dextrose powder yan. Kapag may na-stress kayong ibon, galing nagkasakit, parang matamlay, bigyan nyo niyan. Pang-apat ay ang pecrotin powder. Pecrotin, baka naman. Maraming salamat. Sana mapansin. Yan, maraming benefits yan. Search nyo na lang sa Google yung mga benefits ng pecrotin. Mostly sa calcium yan. Para sa shell ng mga eggs ng mga breeder natin. Yan, no? Pecrotin powder. Ginagamit ko yan sa gulay na alo ko. At ang panglima ay ang successor pellet. Ito, successor pellet. Nandito lang ako. Ginagamit ko ang produkto mo. Salamat. Yan, pampapertil. 6 to 8 pieces per breeder na yan. Sa mill nila for the whole day. Maganda yan. Maganda pampapertil. At ang susunod yung Salto Cheek Booster. Ayan, yun na, ginagamit ko yan panghalo sa pagkain ng inakay, sa mga medyo hindi natutunawan. Ayan, cheek booster. At ang homemade ko pala, ang malunggay powder. Di ba nagbibigay ka ng malunggay? Yung mga dahon niya, minsan sobrang dami. O, gawin mo, ibilad mo. Ngayon, kapag tuyo na, ayun, i-blender mo sila at gawin ng powder.
Matagal na yun, sobra. Libre pa yun ha, libre mga tropa. Malunggay powder is the key. At etong susunod natin product ay ang pang deworm. Luma na kasi itong sa nabili ko eh, mga stock ko lang yan. Pero ito, Bastonero Plus, bilin nyo. Pwedeng pwede yan, safe na safe gamitin tropa. And then the next day, kapag katapos nyo magpurga, ay ang gagamitin nyo naman ay Bectracin Gold. Fang flush ng mga bulate, mga na hindi pa namatay or nanghihina na yan, ipa-flush niya. So gamitin mo yan kinabukasan after mong mag-deworm. Alright, let's go! At dito na nga, papakita ko na ang resulta ng paglilinis natin. O, tignan nyo tropa, napakaliwalas niyan. Maraming salamat sa oras. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. Thank you sa oras. Sana may napulot kayong importanteng makakatulong sa pag-breed nyo. Hindi po pala ako veterano sa pag-iibon. Ito ay based lamang po sa aking experience mga tropa ha. Kung may mali po or pwede nyo akong i-correct, welcome po kayong mag-comment sa akin. Tatanggapin ko po and willing po akong matuto pa. Maraming salamat and God bless mga tropa. Boss Amo.